Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung sino nga ba si Idol Chacnu bago siya mapasabak sa ProSyn. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Si Joshua Mangilog nga o mas kilala nating Chacnu ngayon ay isang LOL player noon bago pa ito maglaro ng Mobile Legends. Tulad ng mga nahumaling sa larong iyon ay nangarap din itong si Chacnu na maging pro player ng LOL. Ngunit sa kasamaang palad ay tila'y mailap nga sa kanya ang pagkakataon na iyon. Isang araw ay nakita niya ang kanyang bayaw na nag-i-enjoy sa paglalaro ng Mobile Legends. At dun nga, nakita niya na halos kaparehas ito ng League of Legends. At dun na nagkaroon ng interest itong si Joshua na maglaro ng ML. Tulad ng nakakarami, ay nagpaka-addict din siya dito kapatid. Hinasa niya ang kanyang galing sa paglalaro sa ranking ng solo. Hanggang naisipan niya ulit ang kanyang pangarap na makapasok sa ProSyn. Yun nga lang, hindi sa dating laro na kinahumalingan niya, kundi sa bagong laro na nadiskubre niya, which is ang Mobile Legends. Sa pagpupursige na makahanap ito ng squad, ay naghanap-hanap ito sa mga Facebook group ng Mobile Legends. Alam naman natin na maraming ang FB group tungkol sa MLBB. At dun nga, nakahanap itong si Chacnu ng squad. Ngunit tila'y hindi niya ata maaabot ang inihinging requirement ng squad na ito. Dahil ang isa nga sa requirement ay dapat nasa 75% ang win rate mo. Ngunit, naging mautak itong si Chacnu at nanghiram ng account. At dahil nga dito, ay nakuha nga siya sa nasabing grupo na may pangalang EOD. Hanggang nakilala na nga siya ni Saire at bumuo sila ng team na may pangalang Obzenon. At dun na nga nagsimula ang karir ni Idol Chacnu. Hindi pa execration ang team ni Chacnu noon dahil nagsimula siya sa EOD at naging Obzenon na hawak din ng Obz Gaming. Kumbaga, ang execration ay may mga farm teams yan. At isa na nga doon ay ang Obzenon. Dito nga, hinasa ni Chacnu ang kanyang galing hanggang naglaro na nga sila sa official tournament ng MLBB na X-Liga noong 2018. Kasama niya dito si Saire. Ang ginamit na IGN noon ni Chacnu ay Chooks. Oo, tama ka kapatid. Chooks ang kauna-unahang niyang IGN sa Mobile Legends sa kadahilanan ang pangalang ito ay IGN ng hiniraman niyang account. Sa pagpapatuloy, sa parehong taon din ay nadagdag na rin sa kanila si Mae o mas kilala nating ngayong Zagitno. Sumali sila sa tournament sa Maguindanao at nagkampiyon sila dito kontra sa Archangel. Nakapag-uwi sila ng 250,000 pesos sa tournament na iyon. Pero pag-uwi nga nila galing Maguindanao ay isang linggo na lang at MPL Season 3 qualifiers na. Ngunit imbis na mag-insayo ay nagpaalam itong si Chacnu na umuwi sa kanila dahil namimiss na di umano niya ang kanyang pamilya. Nagpumilit si Chacnu kahit isang araw na lang ay qualifiers na. At madaling araw na nga siya nakabalik at dun lamang sila nakapag-practice. Sumabak sila sa MPL qualifiers at napasama sila sa top 16. Ngunit hindi nga ito naging sapat para makapasok ka sa MPL. At dahil doon ay binitawan na rin sila ng nagmamanage sa kanila. Ngunit nagtuloy-tuloy pa rin ang kanilang grupo.
At hindi nagtagal ay napuno na ang mga ito kay Chacno. Dahilan para tanggalin siya dito. Pero nagpursige nga itong si Idol Chacno na mapasama pa rin sa grupo na iyon. Hanggang nakabalik na nga siya dito. At ang grupo nga na iyon ay ang Dignitas Gaming. Nahati pa sa dalawa ang grupo na iyon, ang Dignitas A at Dignitas B. Ngunit nagpasya ang mga ito na pag-isahin na lamang ang team hanggang nabuo na nga nila ang Dignitas Main na kinabibilangan ni Chacno, Saire, Mae at Hate. Pero paano nga ba nakapasok si Chooks sa Execration? Sa paglalaro nga ng Dignitas Gaming sa mga tournament na kagaya ng Just ML Cup ay nakilala ito ng management ng Execration. Hanggang inaya ito na makipag-scream sa Execration. Dito nga na-discover nila Sapno na may potensyal itong sila Saire, Mae, Hate at Chooks. At doon na nga nagsimula ang pagpasok nila Chooks sa Suha Execration. Doon na rin, pinalitan ni Chooks ang kanyang IGN at ito nga ay Chacno. Inspired nga ang IGN na ito kay Sapno. At inihantulad niya lamang ang kanyang IGN kay Sapno. Kaya naging Chacno. At doon na nga kapatid, mas nakilala na nga natin si Chacno dahil nga sobrang galing nito sa pagtatank. At kasabay nga ng kagalingan niya sa paglalaro nila ay nagiging MVP nga ito dahilan para ma-interview siya. At dun lalo nakilala si Idol Chacno dahil kakaiba ito at marami nga ang natutuwa sa kanya. At palagi itong nagtitrending dahil mahihain nga ito sa pagsagot ng mga interviews niya sa laro. Ngayon, dito sa Facebook, walang iba, Chacno, kamusta? Okay lang. Okay lang daw. Pero kanina, nung nanonood kaming lahat ng second series, iba yung ngiti mo, Chacno. May inspirasyon ka ba dito sa FPL Arena? Tumabi lang yun. So, eto lang yun. So, lugi pa siya. Kidding aside, gusto ko lang malaman, medyo hindi naging maganda yung start na Execration on the first week. Ano na ba naging preparation nyo going on to this game? Feeling blessed. Sa TikTok yun. Lagi nga itong bunot sa interview dahil palagi siyang nag-MVP sa mga laro nila. Hindi lamang sa interview, mahihain itong si Chacno, kundi pagdating din sa mga magagandang babae na kagaya nga ni Bianca Yao na nalink nga sa kanya noon ng mga fans. Marami nga ang pinakileg ng Chacno noon dahil kahit nagkukunwari lamang sila ay inaabangan din ito ng mga fans noon. Chak, anong pick mo? Ikaw. Anong yo? Anong pick ka? Oh, may pinong mo siya. Oh, that's so cute. Mas mahal na kita ngayon. Higit pa kisan. At syempre, sino ba namang hindi makakalimot sa isa pang magandang babae na nalink kay Chacno? At ito nga ay walang iba kundi si Dex Diaz. Marahil, kung matagal ka na nga sa aking YouTube channel ay natunghayan mo dito ang mga kilig moments nilang dalawa. At syempre, ang mga malupitang banat lang naman ni Idol Chacno kay Dexy na siya ang bukod tanging nakagawa nun sa dalaga. Kailan yung tournament ng mga babae? Tagal pa nga Idol eh. Anong tawag doon? Niga Darna. Tawag. Tagal ba? Sino bang susuportahan mo doon? Hindi makasagot ah. Kilala ko susuportahan niyo doon eh. Siyempre, kilala mo sarili mo eh. Wow! Aww.
Sa kasalukuyan, single na nga itong si Idol Chacno matapos lang naman nito ma-broken-hearted nung nakaraan. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!